purihin ang Panginoon sa oras pong ito at napakinggan natin ang kanyang magagandang mga awiting papuri sa kanya. Sumakanya nawa ang kalawalatian, ang kapurihan sa oras na ito at tayo ay dumating na sa takdang oras ng ating pag-aaral at kayo po ay aking wini-welcome mga kapatid at mga kaibigan sa oras pong ito at kayo po ay aking binabati saan man kayong lugar naroroon sa buong panig ng daigdig. So, ngayon pong oras na ito ay atin na pong tatapusin ang series ng The Qualifications of a Good Minister. Nasa ikawalong bahagi na po tayo. So, ito na po yung pinakalast. So, atin kukunin ang huling mga talata ng chapter 4. Ating pag-aaralan ngayon ang verses 15 at saka 16. So, yan po ang ating tatalakayan ngayon. So, sa darating na mga araw ay ating lalagpasan na ang kabanatang 4 at tayo tutuloy na sa chapter 5. So, bago natin iwanan ito ay atin munang pag-usapan ang dalawang mga talata na iiwan sa atin ni Apostol Pablo tungkol sa mga katangian ng isang mabuting naglilingkod o mabuting ministro o tagapangaral. Welcome po kayong lahat mga kapatid at sumayin niyo ang pagpapala ng Panginoon saan man kayong bansa naroroon. Tayo po ay tumungo at tayo manalangin sa ating panimula at tayo magpapasalamat sa Panginoon. Purihin ka o Diyos ay iyong kabutihan sa aming buhay at narito kami upang kayo, ikaw ay aming pasalamatan sa aming mga puso saan man kaming panig ng daigdig naroroon. Purihin ang iyong banal na pangalan at itinataas ka namin sa oras na ito at kami po ay iyong kaawaan ng iyong biyaya at palagi mo po kami papatnubayan sa aming buhay sa daigdig na ito, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, sa aming pagsasama-sama, Panginoon. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay mga kapatid, buksan ninyo sa inyong mga Biblia, no? 1 Timothy chapter 4 verses 15 to 16. So, dito natin tatapusin ang ating series number 8. Okay? So, ngayon, tingnan natin kung ano pa itong sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo tungkol sa kanyang payo, sa kanyang contemporary. No? At ito ay kanyang hinasa ng mabuti at tinulungan sa abot ng kanyang mga kaya upang si Timoteo ay maging ganap na isang mabuting lingkod ng Panginoon sa iglesia sa Efeso. So ngayon, ang winika niya sa kanya ng mga huling mga salita, sinabi niya kay Timoteo na ganito, isagawa mo ang mga ito, no? At pag-ukulan mo ng panahon upang makita ng lahat ang iyong paglago. So ito ay pagsasanay ng isang naglilingkod at isang nangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos sa loob ng iglesia. Binigyan niya siya ng utos na isagawa mo. Ibig sabihin nito, ipatupad mo, gawin mo, i-exercise mo, no? At isakatuparan mo kung ano ang iyong napakinggan mula sa akin. I-execute mo siya, no? So ngayon, ang isang gawain kapag ito ay hindi nagawa, hindi ito masasabi na isang matagumpay na gawain kapag ito ay hindi nagawa. Kaya kailangan gawin ang isang utos ng isang commanding officer upang ang pinuno ay malugod sa kanyang mga tagasunod. Dito sinabi ni Pablo sa kanya na yung mga salitang isagawa mo at pag-ukulan mo ng panahon. Ibig sabihin dito ay bukod sa isagawa mo o gawin mo ang ministeryo ng pagtuturo at ng pangangaral ng salita ng Diyos, ay mag-ukol ka ng maraming panahon dyan. Ibig sabihin, yan ay pwede nating i-apply sa pagsusunog ng kilay. Ibig sabihin yan, upuan mo, no? Bigyan mo ng maraming mga panahon, no? At wag mo siyang ipapagwalang bahala. Wag mo siyang i-take for granted, no? I-priority mo ang mga gawain na iyan upang makita ng lahat ang iyong paglago. Ang isang bagay na makikita natin kapag hindi natin ay isagawa ang isang gawain at hindi natin ito binigyan ng maraming oras, hindi makikita ng lahat kung ano yung natutunan natin at yung pinagkukulan natin ng panahon. Hindi makikita yan, hindi mararamdaman ng mga tao kasi
walang ano eh, walang nagawa eh, at saka walang nakita. Kaya isang bagay na makapagbibigay sa atin ng payo mula sa mga apostol ng Panginoon na ito sa pamamagitan ni Timoteo ay gawin natin yung narinig natin, natutunan natin upang makita ng mga tao yung paglago natin. Kasi may mga panahon ng pagsasanay, pag-aaral, matapos ang mga ilang taon ng pag-aaral at pagsasanay, ay kinakailangan naman itong isakatuparan na o isagawa na ito. No, i-apply na kung ano ang mga natutunan natin at mga bagay na nakita natin sa ating mga tagapagturo ay kinakailangan na itong ibigay sa mga tao. Ang katanungan sa atin ay paano natin isasagawa ang ating ministeryo, ang bawat isang tumanggap ng ministeryo sa ating Panginoong Jesucristo. Paano? Tayong lahat ay may kanya-kanyang pagkatawag sa atin. Iba-iba ang sitwasyon ng pagdala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mayroong mga taong dinala sa ganoong mga lugar na may mga ilang mga tao naman na ayaw nilang pumunta sa mga ganong lugar, natatakot sila. O sabihin natin, hindi sila komportable sa mga ganong lugar. May mga tao naman na namimili ng pupuntahan, no? Ngayon, kung tayo ay kung saan tayo komportable, ay wala tayong magagawa kung yan ang hinihingi ng ating puso, no, ng ating isipan. Hindi natin pwedeng labanan ang hinihingi ng ating pag-iisip. Kumisan kung ang pag-iisip natin ay gusto ng ganito ang gagawin natin, ngunit ang ating sarili mismo ay hindi umaayon doon sa ating pag-iisip. Ang mahirap 'yan. Kinakailangan 'yung buong puso natin ay maibigay natin, no, sa isang bagay na ginusto natin. Kaya nga kumisan nagkakamali tayo kapag isang bagay ay ating tinanggap, minsan hindi tayo nakakapagpatuloy kasi hindi, parang napilitan tayo na gawin natin ang isang bagay na nahihirapan tayong gawin. Kaya ang katanungan na ito ay para sa lahat. Paano mo ito isasagawa sa iyong paglilingkod sa Panginoon o sa iyong ministeryo? Lahat tayo na nangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos, hindi man tayo maaring nag-aral ng Bible school o ng seminaryo o natutuman tayo sa sarili nating kakayahan or ang tawag yan ay self-study. Ang importante ay nagagampanan natin ang pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. Isang advantage yan kung tayo ay nakapag-aral sa Bible school. Ngayon kung hindi tayo nakapag-aral ay hindi naman ibig sabihin na hindi ka pwedeng mangaral kasi hindi ka nag-aral sa seminaryo o sa paaral ng Biblia. Hindi naman ako sang-ayon doon. Kasi may mga tao na kahit hindi nag-aral ng seminaryo o ng Bible school ay marunong mangaral at marunong magturo, no, dahil sa sila ay naturuan ng mga ministro tagapangaral, sila ay nahasa, no, at sila ay naturuan. So maganda 'yon, 'di ba? So dito ang Diyos ay hindi siya tumitingin sa mga taong sabihin natin na talagang nag-aral talaga ng maraming mga taon. Maganda 'yon, advantage 'yon. Pero kapag tayo ay ginamit ng Diyos at tayo willing na magpagamit sa kanya ay makikita sa ating buhay kung paano gumagawa ang Diyos, no? Kung minsan yung kaalaman ay natatangi sa isang tao na hindi nag-aral ng paaralan ng Biblia, ngunit nasa sa kanya yung katangian at saka kaalaman at karunungan na ibinigay ng Panginoon sa kanya, no? Kaya kung minsan magtataka tayo, saan nakuha ng taong ito ang lahat ng mga karunungan at kaalaman na kanyang itinuturo at ipinapangaral na ayon naman sa banal na kasulatan. No, kung minsan tatanong tayo niyan. Kaya nagpasalamat tayo sa Diyos dahil mayroong mga ilang mga tao na gumagawa niyan, no? Ang kasagutan doon sa tanong na paano mo ito isasagawa sa iyong ministeryo o sa iyong paglilingkod, ikaw lamang ang nakakaalam niyan kung paano mo ito gagawin sa iyong sarili, no? Meron tayong mga pakiramdam, meron tayong mga sariling pangunawa kung saan tayo kampante at kung saan tayo makakakilos ng gusto, no? Tayo lamang ang makakaalam niyan. Tayo lamang at ang Panginoong Jesucristo lamang ang
ang mag-uusap dyan at ang banal na espiritu. Kung saan tayo dadalhin ng banal na espiritu, susunod tayo. Kaya gawin natin ang ating makakaya na tupdin ang utos ng Panginoon at isakatuparin ito ng mahusay upang makita ng lahat ng mga tao ang buhay na binago ng Diyos na nais niyang ilipat sa kanila. So diyan na papasok ang tinatawag na transformation sa buhay ng isang tao. Kasi ang ating ipinapakitang buhay ay isinasaalin natin yung buhay na binago ng Panginoon sa buhay natin, no? Hindi natin hinahayaan ito na mawalang halaga, kung bagkus ito ay nais natin na ipakita sa mga tao na yung buhay natin muna ang binago bago ang buhay nila. Kasi ang mga lahat ng mga tao na naging Kristiyano at anak ng Diyos ay hindi tayo matatawag na anak ng Diyos o Kristiyano kung hindi binago ang buhay natin, no? Yan na po ang katotohanan diyan. Hindi tayo matatawag na mga Kristiyano at anak ng Diyos, mga Kristiyanong mananampalataya, kung tayo ay nabubuhay pamuli kasama ng mga tao sa sanlibutan. Hindi tayo pwedeng tawagin Kristiyano at anak ng Diyos kung ginagawa natin ang mga kasalanan na hindi nais ng Diyos na gawin ng mga anak ng Diyos. No, hindi tayo pwedeng tawagin anak ng Diyos o Kristiyano. Sapagkat ang lahat ng mga anak ng Diyos at mga Kristiyano ay lumalayo sa kasamaan, lumalapit sa ilaw at nais na mabuhay sa katuwiran at sa kabanalan. Yan ang mga tunay na mga anak ng Diyos. Kaya nga, kapag ang mga tao ay hindi makita sa kanilang buhay ang pagiging anak ng Diyos at pagiging tunay na Kristiyano, baka malait pa ng mga tao ang pangalan na iyan. No? Yan ang sinasabi ni Apostol Pedro sa atin sa kanyang mga sulat. Baka malait eh. Dahil tinatawag nga tayo mga Kristiyano at mga anak ng Diyos, pero hindi naman nakikita sa atin yung sinasabi ni Pablo na isagawa mo ang mga bagay na ito at pag-ukulan mo ng panahon yung pagbabasa ng Biblia, no? Kumisan ang katanungan sa ating lahat, ilang beses ba tayo nagbabasa ng Biblia sa loob ng isang araw? Ilang beses? Kumisan pananalangin, minsan nakakalimutan natin, minsan pagbabasa ng Biblia, minsan hindi natin nagagawa. Kung titignan natin ang 24 oras ng buhay natin, kung kayo ay nagtatrabaho ng full time, no, Monday to Friday, sabihin natin 8 oras kayo nagtatrabaho bawat isang araw, ilang oras kayo natutulog, sabihin natin 6 hanggang 7, o hindi, meron na kayong 15 hours na nag-Google na. Ngayon, ilang oras pa ang mga natitira bago mag 24 oras? So siguro yung mga iba pa mga oras na nalalabi, oh, sa paghahanda natin, sa pagkain, sa pagluluto. Ang tanong, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa ating pansariling pangangailangan. Ang tanong, papaano yung spiritual natin? Papaano yung kaluluwa natin? Papaano kakain yan? Kung pinapakain natin ang ating mga katawan para sa kabutihan ng ating katawan, papaano naman yung ating kaluluwa? Papaano kumakain yan? Kasi ang ating kaluluwa, ang pagkain yan ay ang salita ng Diyos. Diyan nabubusog ang ating mga kaluluwa. Kaya nga, kung hindi natin isasagawa ang sinasabi ni Pablo kay Timoteo, ito ay pwede rin nating i-apply sa panahon natin ngayon. Paano natin isasagawa ito? Eh, kailangan bago natin isagawa o bago natin gawin, kailangan mag-ukol muna tayo ng mga panahon sa ating mga sarili. Mag-aral tayo ng Biblia, manalangin tayo ng tuloy-tuloy, hindi yung kung kailan lang natin gusto, no? Tayo gumawa ng kabutihan, no? At tayo ay magpakita ng mabuting halimbawa sa lahat ng mga tao na nakapalibot sa atin. Kapag nagampanan natin ang mga tungkulin na iyan at mga katangiang Kristiyano, makikita ng lahat ng mga tao yung ating paglago, no? Makikita yung kilos natin, yung galaw natin. Kumisan mas mahalaga yung kilos kaysa sa salita, no? Sapagkat ang mga tao mas naniniwala sila kapag nakikita nila ang tao na nabago ang kanilang buhay kahit na hindi sila nagsasalita. Kaya nga yan ang napakahalaga sa buhay nating mga tao. Gawin natin ang ating makakaya, no, sa buhay na ito. Ngayon, kailangan maging masikap tayo sa mga bagay na ito. So, ang daming mga binitiwang salita ni Pablo na napakamahalaga. Isagawa mo ang mga ito, pagukulan mo ng panahon ang mga bagay na ito, at maging masikap ka sa mga bagay na ito. Tatlong mahalagang bagay, isagawa mo, pagukulan mo, at maging masikap ka, no, sa mga bagay na ito.
at ibigay mo ang iyong sarili ng buo sa kanilang. Ibig sabihin dito ni Pablo, yung buong pagkatao natin, no? Ibig sabihin niya rito, kailangan ilubog natin yung ating buong sarili sa paglilingkod sa Diyos, no? Bagamat tayo ay nagtatrabaho, kung halimbawa Monday to Friday, pero hindi pa rin mawawala sa atin yung Diyos na nasa ating pag-iisip, no? Kahit na tayo nagtatrabaho. Kasi ang trabaho kasi binigay yan ng Diyos sa atin upang tayo ay hindi magutom, hindi tayo maghirap sa ating buhay, ay nakakatulong yan upang sumuporta sa ating pamilya. Kung wala tayong trabaho, ang magiging tendency niyan, magkakaroon ng tinatawag na ang kabaliktaran ng pagtatrabaho ay wala, standby. Sabihin, malilids yan sa laziness o sa katamaran. Kaya kapag ang mga tao wala nang ginagawa, ay nakakaisip na ng mga iba't ibang mga bagay. Kaya kapag ang ating isip ay palaging busy, maraming ginagawa, ay hindi tayo nakakapag-isip ng mga bagay na masasama. Dahil ang ating mga isip ay nakatuon sa ating trabaho, sa ating mga ginagawa, tapos uuwi na tayo, no? Ganun ang buhay eh. Ngayon, kung meron tayong mga gustong gawin sa mundong ito, ay gagawin natin sa ating abot na makakaya kasi wala na tayong panahon. Kasi nagkatrabaho tayo, di ba? Kaya naghahanap tayo ng paraan na isingit natin yung mga bagay na huwag nating kakaligtaan sa buhay natin. Kaya yan ang sinasabi ni Pablo kay Timoteo, no? Maging masikap sa mga bagay na ito. Kaya nga, palagi kong nilalagay sa aking mga kasabihan na nadaig ng masikap ang mga taong masipag, no? Masipag nga ang isang tao, pero hindi naman siya masikap. Kasi yung pag sinasabing masikap, yan yung mga tao na hindi nila tinetake for granted ang mga bagay na mahalaga sa buhay nila. At hindi sila yung, alam ba, siguro narinig niyo yung salitang procrastination. Yung bang bukas na lang, no? Yan ang ibig sabihin ng procrastination, eh. Bukas na lang. Meron pa naman bukas na darating. Kasi kung kaya na ninyong gawin ngayon, eh gawin na ninyo. Huwag na ninyo pang ipagbukas pa. Kasi baka mamaya, hindi na kayo magising. Di ba? O, ibig sabihin, sayang yung effort, sayang yung panahon na hindi natin nagawa. Di ba? Kaya, ang procrastination ay ano rin yan. Ay masasabi rin nating isang, pwede nating i-apply na parang kasalanan din yan eh. Kasi nga, di ba, sinasabi ng banal na kasulatan sa Bagong Tipan na kapag alam mo mabuti ang isang bagay at hindi mo ginawa, kasalanan. Di ba? Kailangan pala, pag alam mo mabuti, dapat gawin mo. Hindi yung ipapagbukas mo pa. Halimbawa, meron ka nakitang taong nagugutom sa kalye. At meron kang ekstrang pagkain o pera na pwede mong ibigay sa kanya. O, di ba? At sasabihin mo, ako'y busy. Kinakailangan ko nang umuwi at ako'y magluluto at wala kami pagkakainin, di ba? Kaya diyan nasusubok ang buhay ng isang tao. Kasi sa panahon natin ngayon, kapag kayo ay mahilig manood ng mga video sa Facebook, you know, sa YouTube, makikita ninyo, may mga taong nagkukunwari, mga taong parang nag-experiment sila, no? Kunyari, namamalimos, no? Kunyari, ay mahirap sila. Tapos, dito sa Toronto, ano yan? Nangyayari din yan. Nagkukunwari ang mga tao, pero may mga dalang pera yan. At tinitignan nila kung paano ang mga tao ay sasagot o tutugon sa kanilang mga ginagawang eksperimento. Kaya kapag halos lahat ng mga tao nilalapitan nila, iniiwasan sila. Kasi ang mga tao talaga sa buong mundo, talagang busy talaga, no? Ang isip nila ay malayo doon sa nakikita nila. Kaya kapag ito sabi nga ni Brother Noah, no? Sabi niya, ang work is a blessing, idealness is a sin. Totoo yan, no? Kasi hindi lahat ng mga tao pinagkalooban ng trabaho, no? Lalo dyan sa Pilipinas, ang dami ng populasyon, no? Talagang papaano na kung ikaw ay may edad na, papaano ka, hindi ka makakakuha ng trabaho. Kaya kapag kayo may trabaho, ay blessing yan, di ba? Kasi sa panahon natin ngayon, mahirap makakuha ng trabaho,
kailangan meron kang skills, meron kang tinapos, meron kang degree, no? May experience ka, madali kang makakuha ng trabaho. Ngayon, halos maraming mga tao ay walang trabaho, walang ginagawa, hindi mo alam kung palagi na lang sa bahay, ganun. Paano ka kikita ng pera kung hindi ka maghahanap ng trabaho? Hindi ka didiskarte, di ba? Kaya sinasabi sa mga aklat ng kawikaan, ang katamaran ay ano, nauuwi sa ano, sa kapahamakan, sa kasiraan, no? At kinukonsider din ni Pablo na wag daw nating tulungan yung mga tamad, sabi ni Pablo, di ba? Eh, makukonsider yan, nakasalanan yan, kasi pinagkalooban tayo ng Diyos ng pagkakataon, tapos sasayangin natin, di ba? Kaya kailangan maging masikap ang tao sa kanyang sarili, no? Pag sinabing masikap, gagamitin mo yung iyong kaalaman, yung iyong kasanayan sa paggawa ng mga bagay para hindi ka magutom. Kaya nga sinasabi nga ano, ng ni Bill Gates, na alala ko, sabi niya, kung tayo pinanak sa mundong ito na mahirap, ano? Pagkatapos namatay kang isang mahirap, sabi niya, kasalanan mo yan, sabi ni Bill Gates, sabi niya. Abay, mayroon ding katuturan eh, yung sinabi niya eh. Kasi hindi porket na pinanganak kang mahirap, mamamatay kang mahirap, hindi ako naniniwala dyan eh. Kasi maraming mga tao na ipinanganak ng mahirap pero nagsikap sila, tumayo sila sa kanilang paa, nagsumikap, gumawa ng paraan para hindi sila manatili sa ganoong buhay, at niloob ng Diyos na tinulungan sila at umangat sila sa buhay, at hanggang sa sila'y naging matagumpay sa kanilang mga buhay. Kaya nga, maraming mga tao na naging mayaman pero galing sila sa kahirapan. O, isang halimbawa na dyan, si Manny Pacquiao. Diba? Ang sabi nga nila, from rag to riches. Kasi nagsikap eh. Ang kanya lamang ang naging puhunan niya, yung pag-boxing niya. Diba? O. Kahit pa paano, ay isa sa mga pinakamayamang Pilipino yan, no? Sa Pilipinas. O. Diba? Kasi naging masikap siya. Hindi siya nadaig, naduwag sa kanyang mga hinaharap na problema. Maraming mga tao sa mundong ito na nakaranas ng mga ganyan. Ano? Maraming kwento sa buhay na naging masikap sila. Kaya ipinapakita sa atin na dapat na ibigay natin ang ating sarili na buong buo, you know, sa mga bagay na gusto nating maabot sa buhay natin. So inaalok ni Pablo si Timoteo ng dalawang kinakailangang gawin, o imperatives, o yung parang utos. Yung kasing imperatives ay hindi maiiwasan yan eh. Kaya kapag tayo ay namementor, kapag tayo ay natuturuan ng ating mga guro, yung ating mga mahal na ano, na mga kaibigan, mga napalapit sa atin, na parang itinuturong tayong higit pa sa kaibigan, no? Ay diyan natin makikita kung paano sila umaalalay sa atin. Itong sinasabi ni Pablo kay Timoteo ay tinuran niyang anak sa pananampalataya, itong si Timoteo. Binigay siya ng dalawang kailangan niyang gawin o uutos, inutusan siya, in-encourage siya na kung gagawin mo ito, makakatulong sa iyo ito, no? At ito ay hindi maiiwasan sa buhay ng isang tao o ng isang leader o isang sabihin nating tagapanguna, no? Hindi maiiwasan 'yan eh. Una, yung sinabi niya na siya ay dapat maging masigasig sa mga bagay na ito. No? Inulit na naman ni Pablo yung salitang masigasig. Kinakailangan kang ano, alert ka sa sarili mo, alam mo kung anong ginagawa mo, hindi ka nagpapabaya sa iyong sarili, you know? Palagi kang ahead, no? Sabi nga daw nila, na palagi ko narinig yung mabilis mag-isip, no? Yan ang mga ganyang klaseng mga tao na ano ka, na proactive ka, no? Yan ang napakahalaga, hindi lang tayo dapat na tinuturuan, na palaging dumidepende sa mga tao, kung anong sasabihin nila sa atin. Yung ating pag-iisip ay dapat maging ahead din sa sino pa man. Dapat alam natin kung ano ang posibleng mangyari sa buhay natin kung hindi tayo kikilos, di ba? Kaya ang paglago ng tao ay depende yan sa individual. Kaya makikita nyo ang paglago ng isang tao na hindi pare-pareho, dahil ang ginagawa ng bawat tao ay depende sa kung anong gusto niyang gawin, no? May kanya-kanyang mga kagustuhan 'yan. Kaya sabi nga na, ang palagi kong natatandaan,
ikaw mismo ang gagawa ng buhay mo, no? Kung anong gusto mong buhay meron sa daigdig na to. Kaya kinakailangan na papaano natin mararating yan. Eh kailangan meron tayong pagdadaanan muna, mga pagsubok, mga training, you know, at saka mga trial and error, no? Kailangan maranasan natin yan eh. Itong sinasabi ni Pablo kay Timoteo na kinakailangan maging masigasig sa mga bagay na ito, ito yung pandiwa na maaaring mga hulugan ng alinman sa ibigay ang isip sa, o parang ibigay mo yung isip mo sa sa gusto mong gawin. Ibig sabihin yan, hindi nawawala sa isip mo kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. Ngayon, paano mo gagawin yan? Kaya na kailangan magsanay ka. Kung gumawa ka ng paraan, para mo maabot yan, yung iniisip mo. Kasi kung walang direksyon ang ating isipan sa bagay na gusto nating gawin, walang mangyayari sa buhay natin. Ibig sabihin, naka-stagnant ang buhay natin, nandun lang tayo sa isang lugar. Ngayon, paano natin magagawa yan? Kailangan magsanay tayo. Kailangan sanayin natin ang ating sarili. Ituon natin ang ating isip at ang ating kaluluwa dito, no? Yung tinatawag na heart and soul, ibigay natin doon. Kaya nga kapag kayaan ay nagawa ng isang tao, makikita ninyo, paglipas ng mga ilang panahon, makikita ninyo ang pagbabago, no? Hindi kagad natin makikita yung development ng ating ginagawa. Hindi pa. Dadaan pa yan ng mga ilang mga taon pa, no? Hindi natin pwedeng puwersahin ang buhay sa daigdig na ito. Lahat tayo ay dadanas muna sa pasimula hanggang sa, kasi ang ating buhay parang inilintulad sa mga sa aklat yan eh, sa book eh. Merong chapter 1, no? Meron munang pasimula, introduction, tapos merong pagpapakilala, no? Tapos unang kabanata, 'di ba? Habang binabasa natin ang aklat, lumalalim ng lumalalim ang binabasa natin. Hanggat di natin natatapos ang isang aklat na binasa, katulad ng Biblia. Habang binabasa natin ang Biblia from Old Testament to New Testament, hindi natin lubang mauunawaan kung ano at sino ang tinutumbok ng istorya sa Biblia, no? Hanggang sa mabasa natin 'yan pala sa ating pag-aaral, si Kristo pala ang pinaka tinutumbok ng lumang tipan at ng bagong tipan. Siya na pala ang kinauwian ng lahat ng bagay sa mundong ito. Kaya, yun pala ang reason kung bakit natin kailangan pag-aralan, kilalanin, hukayin, no? Yan ang mystery. Kaya ganun din ang buhay natin. Paano natin mapapagtagumpayan? Paano tayo magtatagumpay sa buhay na ito kung hindi natin susubukan? Maraming mga tao ang nagtagumpay, pero marami silang mga failure sa buhay. Ano? Marami. Kasi, ang mga tao hindi kagad naging matagumpay sa buhay na hindi nila napagdaanan yung mga pagsubok na dumating sa kanilang mga buhay. Ito, siguro, kung natatandaan ninyo, si Abraham Lincoln, na presidente ng Amerika noong Civil War, no? Noong mga panahong yan. Kung titignan nyo yung kasaysayan niya, no? Makikita nyo talaga ang daming failure eh, bago siya naging presidente. Ang dami. Kasi mahabol siya sa House of Representative na natatalo siya. Ano? Tapos magpapahinga na naman siya ng mga ilang taon, 2 taon, 3 taon, tapos hahabol na naman uli. Tapos mananalo siya. Oh. Tapos gusto na naman niyang humabol sa ganung posisyon, no, sa House of Representative, natatalo siya, you know? Tapos nawawala na siya ng gana eh. Sabi niya, bakit ganun? Pala pag humahabol ako, natatalo ako. No? Hindi ba consistent yung pagkapanalo niya? Hindi eh. Parang mananalo sa tapos matatalo the next election, tapos hahabol na naman, mas matatalo na naman, no? Ang ginawa ni Abraham Lincoln, hindi siya tumigil eh. Hindi siya nagpa-apekto doon sa kanyang pagkatalo. Hindi. Basta nagpatuloy siya eh. Kumabol siya, manalo, matalo, ganun. Hanggang sa sinubukan niyang humabol ng vice president, matatalo siya, ganun. Hanggang sa dumating yung takdang panahon na
yung slavery ang siyang nagpanalo sa kanya. Dahil nakita ng mga ano ng North at saka ng South na mayroong magagawa si Abraham Lincoln upang pag-isahin ang North at saka ang South. Nakita niya na darating ang araw na mawawala ang slavery sa Amerika, no? Ay nakita ng mga Amerikano kung paano si Abraham Lincoln mag-isip, no? Nang darating na panahon. Nakita ng mga Amerikano 'yan. Later on na lang sa kanyang huling buhay na nakita ng mga Amerikano. Kaya noong hindi inaasahan na siya humabol sa pagkapresidente, nanalo siya eh, 'di ba? Kaya naman noong time na 'yon na siya naging presidente na ng Amerika, malaking pagsubok ang dumating sa buhay niya at nagkaroon ng civil war sa Amerika, 'di ba? At maraming mga namatay na mga sundalong Amerikano sa bawat isa sa kanila, 'di ba? At sa pamamagitan ni Abraham Lincoln ay nabuo ang tinatawag na United States of America, 'no? Kasi dati ano 'yan eh, dalawang estado 'yan eh. Yung tinatawag na Confederate States, yung South, 'no? Yan ay ano 'yan? Yan ay pro-slavery 'yan, 'no? Pero yung North, yan yung tinatawag na United States of America eh, yung taas, 'no? Kaya ano, nagkaroon ng civil war, nanalo ang United States, yung taas, at ang South ay assimilate ng North, 'no? Nagkaisa na sila, 'no? Kaya dahil diyan lalong lumakas ang kanilang bansa, 'no? Naging malakas na bansa sila. Kaya diyan natin makikita na pag ibinigay mo ang iyong sarili, ang iyong puso't kaluluwa sa gusto mong gawin sa buhay mo, mangyayari eh, 'no? At makikita ng mga tao kung ano yung gusto mong gawin sa sarili mo at sa kapwa mo, 'di ba? Kuminsan pag nakita nila kung ano yung gusto mong mangyari, sila na mismo ang maglalagay sa posisyon, 'no? Kailangan ng tao ang isang katulad mo na gagawa niyan. Kasi kaya nga dito sinasabi ni Pablo na ibigay mo ang iyong sarili ng buo, 'no? Sa kanila, sabi ni Pablo, 'no? Yan ang ikalawa. Kaya nga yung pandiwa na ginamit dito sa salitang ito ay nagpapahiwatig na si Timoteo ay dapat magsunog ng kilay, marubdob ng pag-aaral, 'no? Sa banal na kasulatan para sa kanila, 'di ba? Kaya tayo ay kinakailangang magsunog ng kilay. Ang pag sinasabing magsunog ng kilay, mag-aral ka ng gusto, 'no? Huwag kang magbubulakbol, huwag kang magluloko, 'no? Huwag kang magsho-shortcut, huwag kang mag-i-school bukol, 'di ba? Kinakailangang magseryoso ka sa sarili mo para kapag dumating ang mga pagsusulit, ang mga examination, maipapasa mo lahat yung mga pagsubok na iyan. E paano kung bumagsak ka? Paano kung hindi mo naabot yung mga pamantayan ng mga grado na yan? O hindi ka makakapasa, hindi ka makakausad, di ba? Kinakailangan gawin ang mga bagay na yan. Kaya paano magtatagumpay ang isang tao kung hindi siya magsiseryoso sa kanyang buhay, no? Ang buhay natin walang shortcut. Kapag nag-shortcut tayo, hindi tayo makakarating doon sa tamang daan. Lahat ng mga shortcut hindi maganda, no? Kaya kailangan kung ano yung dapat nating gawin, yun ang dapat nating gawin. Kaya nga kung tayo ay susunod doon sa tamang landas na dapat nating lakaran, makikita ng mga tao kung ano ang ginagawa natin, yung pag-unlad natin sa buhay natin bilang mga Kristiyano sa mundong ito, 'di ba? Eh kung tayo ay hindi nagbabasa ng Biblia, hindi tayo nananalangin, hindi tayo gumagawa ng mga gawaing kabanalan, eh paano na makikita ng mga taong sumusunod sa atin, 'no? Na nakikinig sa atin. Wala eh. Parang ang mga tao lamang eh pasok sa kabilang tenga, labas naman sa kabila, 'di ba? So ang resulta ng pagsasanay na ito at debosyon na ini-encourage sa atin na gawin natin ay isang malinaw na pagkilala sa pag-unlad ni Timoteo sa Epeso, no? Nag-iisang tao, walang kamag-anak, nag-iisa. Pero may mga kapatiran, mga Kristiyano nagmamahal kay Timoteo na umaalalay sa kanya. Yung pag-unlad na ito o ang pagsulong sa mas malalim pa na katotohanan ay maaring isa sa mga slogan ng mga huwad na guro sa Epeso. Ginagamit nila yun, you know? Excuse me, para si Timoteo ay i-overcome. You know? Basahin niyo yung 2 Timothy chapter 2 verse 16 at saka chapter 3 verse 9. Makikita niyo diyan. Ang kanilang mga haka-haka, ha?
na kalokohan ay maihahambing sa tapat na pag-unlad ni Timoteo, na iinggit sila kay Timoteo bilang isang ministro ng Ebanghelyo, sapagkat nakit Timoteo ang katangian ng lahat, sapagkat siya pinatungan ng kamay ng propeta, ng mga elders sa church. Ay yung mga false teachers, wala sila nun, di ba? Ang kanilang meron lang sa kanilang pag-iisip ay yung kanilang mga hakahakang kwento, mga myths, no? Yung mga aral ng mga demonyo, no? Kaya hindi mabili, di ba? Kaya dito si Timoteo, dahil siya ay filled ng Holy Spirit, ay walang makatayo sa kanya dahil ginagabayan siya ng Banal Espiritu. Kaya yan ang isang bagay na makikita natin dito sa katotohanan, kapag tayo ay hindi nilulukuban ng Banal Espiritu sa ating mga pag-aaral, ano? Kaya nga bisibihin, ilublub natin yung ating sarili dyan kapag tayo ay nasa ministeryo. Hindi tayo nag-easy going dyan. Once na tayo tinawag dyan, magseryoso tayo, no? Huwag nating hayaan na mawala at masayang yung ibinigay na pagkakataon sa atin ng Diyos na gawin natin yan habang tayo nabubuhay. Kasi pagka tayo tumanda na, lahat ng ginagawa natin yan, susunod sa atin yan. No? Yan ang magiging ating resume pag tayo ay humarap sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Tignan natin yung verse 16. Sinabi ni Pablo kay Timoteo, pakaingatan mo ang iyong sarili. Okay, meron na naman siyang sinasabi rito na paalala, no? Ingatan mo, pakaingatan mo. Pag sinabing pakaingatan mo, seryosohin mo ang sarili mo, no? Tignan mo ang sarili mo. Ingatan mo, gwardiyahan mo ang iyong sarili, pati ang iyong pagtuturo. So ibig sabihin yan, ingatan mo ang sarili mo, pati yung itinuturo mo. Kasi kung patuloy mong gagawin ang mga bagay na ito, sabi niya, sapagkat sa paggawa mo nito, sabi niya, ay maliligtas ka, ang sabi ni Pablo kay Timoteo. Ikalawa, pati na yung mga taong makikinig at nakikinig sa iyo. So hindi lamang ikaw ang maliligtas, pati na yung mga taong nakikinig sa mga tinuturo mo. Eh ang problema, kung ang itinuturo ng isang nagtuturo o nangangaral ng salita ng Diyos ay hindi ayon sa salita ng Diyos, papaano na? Ayan ang sinasabi ng Panginoon, na yung mga bulag na taga-akay, katulad ng mga pariseyo. Matutulad tayo sa mga pariseyo, na mga bulag na taga-akay. Pare-pareho tayong mahuhulog sa hukay. Di ba? Kaya yan ang napakahalaga sa buhay natin sa panahon natin ngayon. Ingatan natin ang ating sarili, baka tayo mahulog sa kamay ng Diyos o sa biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos. Kasi kumisan, may mga tao na sasabihin na alam ko na lahat, no? Hindi na ako makikinig sa iba, no? Ay, yung aking salita, final na yun, no? May mga taong ganyan ayaw nilang makinig, ayaw nilang makisama sa mga ibang mga manggagawa, inihiwalay nila yung kanilang sarili, akala nila sila yung espesyal, akala nila nasa sa kanila lahat, di ba? Pero malaking pagkakamali yan. Ang sinasabi sa atin ng Banal na Kasulatan, mag-iingat ka sa iyong sarili. Baka mamaya, mahulog ka sa kamay ng Diyos, di ba? Kasi si Satanas ay umalis no? Sa kanyang tunay na tahanan sa langit. Iniwanan niya Nagrebelde siya O ano nangyari? Kinalaban niya yung manlilika Ikaw ba naman kakalabanin mo ang manlilika nilikha tayo ng Diyos. Mas mataas yung manlilika. Ano? Kaya tayo ay dapat na mag-ingat sa ating sarili. Binigyan nga tayo ng Diyos ng free will no? Nung sariling kalooban. Kaya kapag nakita ng Diyos kung paano tayo tumutugon sa Kanya, no? Natutuwa ang Diyos dyan at pinapagpala niya ang Kanyang nilika kapag ang Kanyang mga nilika ay nakakaalala sa Kanya, tinatawag siya, pinaglilingkuran siya, no? Natatakot sa Kanya. O ano naman ang ganti ng Diyos sa mga bagay na iyon? Pagpapalain niya yung kanyang mga nilika. Di ba? Kaya tayo, pag nagtuturo ng salita ng Diyos, dapat ayon sa salita ng Diyos lamang, hindi sa ating sarili. Kaya, ito palagi kong sinasabi sa mga nakakausap ko dito, na kapag tayo ay nagtuturo, marami kasing mga way ng pagtuturo ng salita ng Diyos Kasi pag tayo nag-aaral sa seminary, nandiyan ang tinatawag na topical teaching o topical sermon, no? May mga textual, may mga
may mga ano mga ang dami yung expository. Kasi ang aking ano, ang aking ginagawa sa aking pagtuturo ay ginagawa ko siyang expository. Gusto ko kung ano yung sinasabi doon, doon lang ako, hindi na ako aalis, no? Doon lang. Kaya hindi pwede kang lumayo eh. Kung ano yung sinasabi doon, yung sa context niya, doon lang. Wala nang iba. Kaya kuminsan kapag tayo ay nakikinig sa mga ating mga kapwa nagtuturo at saka nagsasermon, kuminsan nalilito tayo. Kasi halimbawa binigyan ta ng topic, pero ang layo ng ano ng paliwanag doon sa topic na ibinigay, ang layo. Para kang nahihilo pagka ikaw nakikinig eh. Para bagang ano ba ang gustong tumbukin, di ba? Kaya ang ibig sabihin dito ni Pablo, pag-iingatan natin yung ating sarili. Ano ba yung tinuturo natin? Yan ba'y ayon sa ating sarili o ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan? Kaya kapag kayo nagtuturo ng expository preaching o ng teaching, ay pinapangaral nyo ang salita ng Diyos. Dahil kung ano yung nakalagay sa Biblia, ayan, ipinapaliwanag natin, no? Hinuhukay natin at ine-expose natin, ine-exegesis natin yan kung anong sinasabi ng teksto. Kaya dito sinasabi ni Pablo sa verse 16, binabaybay ni Pablo, no? Kung ano ang ibig niyang sabihin sa mga bagay na ito, iniisa-isa niya, no? Sa verse 15. No, sa ikatlong imperative o sa ikatlong utos niya kay Timoteo, na sabi niya, dapat bantayan mo na mabuti una ang iyong buhay, no? Kasi liable tayo sa Diyos, no? Kasi binigyan tayo ng ano ng pagkakataon ng Diyos. Inopen niya sa atin ang lahat. So, kung tayo pinagbigyan ng Diyos ng ganyang mga pagkakataon, eh wag nating sayangin. Ingatan natin, no? Parang ano 'yan eh, parang treasure 'yan eh na natagpuan natin. Kapag yan ay nakita natin, wag nating hayaang mawala sa atin kung hindi ingatan natin. At wag mo nga hayaang mawala sa iyo 'yan. At pangalawa, yung turo at aral o doktrina ng pagtuturo. Kasi paano natin maisasalin sa tao ang salita ng Diyos kung hindi natin ituturo? Kasi kinakailangan alam natin kung ano ang itinuturo o doktrina ng banal na kasulatan o ng nais ng Diyos na sabihin at ipangaral sa mga tao. No? Kinakailangan ituro 'yan. Kasi nga kung hindi natin gagawin, paano malalaman ng tao yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga turo at aral, di ba? Kinakailangan alam natin, no? Sa huling utos ni Pablo na ito kay Timoteo, tinawag ni Pablo si Timoteo na magtiyaga ka. Magsikap ka, no? Magpursige ka. Kapwa sa mga makadiyos na buhay at makadiyos na pagtuturo. Dapat ang gawin ng isang nagtuturo o naglilingkod sa iglesia ng Panginoon ay yung ibigay mo yung buhay mo sa kanya. Ibigay mo yung buong puso't kaluluwa mo sa ginagawa mo, no? At palagi nating itinuturo ang kalooban ng Diyos, hindi yung kung ano yung nasa isip natin, yung ating kaalaman, no? Kaya kapwa sa makadiyos na buhay at sa makadiyos na pagtuturo, no? Dapat nasa sa atin yan. So, sa paggawa nito, sabi ni Pablo kay Timoteo, ililigtas mo ang iyong sarili, no? Pati na yung mga taong nakikinig sa iyo. Kaya kung minsan may mga tao kasi, pag tinatanong, ikaw ba sigurado mong ligtas ka? Kung minsan yung mga taong hindi siguradong sila'y ligtas eh. Nakakalungkot yan kapag meron tayong mga tao na kapatiran o Kristiyano, mga anak ng Diyos na pag tinatanong eh, ikaw ba'y maliligtas? Kung ikaw ba ay halimbawa ay namatay sa oras na ito o sa gabing ito halimbawa, alam mo bang ligtas ka? Kuminsan may mga taong hindi makasagot eh. Sabi nila, wala, hindi ako sigurado dyan. Naku, paano na yan? Eh kung halimbawa tayo ng mga nagtuturo at nangangaral ng salita ng Diyos ay tinanong, ikaw ba'y ligtas? Kung ikaw'y mamamatay ngayong gabi, halimbawa, sabihin na ganoon. Aba, eh kung ikaw ay nagtuturo at nangangaral sa salita ng Diyos, siyempre 100% ako na sinisigurado ko na ako'y ligtas pag ako'y namatay. Eh paano natin ipapaliwanag yan? Eh pinaglilingkuran na natin ng Diyos eh. Nandiyan ang buhay, nandiyan ang puso at isipan natin sa paglilingkod. Oh. Ibig sabihin yan, ligtas ka. Diba? Sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Hindi man perpekto, no? Pero ginagawa natin ang makakaya natin para tayo umiwas sa kasalanan, no? Kaya nga sabi nga ni Pablo, walang matuwid eh. Totoo 'yun, walang matuwid.
Pero ginagawa natin ang ating makakaya na manatili tayo doon sa kalooban ng Diyos, di ba? At ngayon, paano natin may papangaral ang salita ng Diyos kung hindi natin susipirin ang ating sarili, no? Eh, hindi natin iingatan ang ating sarili. Kung si Timoteo ay matiyaga sa pagmumolde at pagtuturo ng ebanghelyo doon sa iglesia sa Epeso, ang iglesia din ay magtiyaga rin kasama niya, no? Ganyan yan eh. Kaya kailangan tulungan. Hindi lamang ang isang tao. Kaya dapat tayong palaging mag-iingat laban sa pagkahulog sa kasalanan na madaling makakasira ito sa atin. Gayunpaman, dapat nating bantayan ng mabuti ang ating pinaniniwalaan, yung ating pagtuturo. Ano ba yung pananampalataya natin? Ano ba yung paniniwala natin, di ba? Kasi yung pagka kung ano yung paniniwala natin, yan ang ating itinuturo, di ba? Kaya kinakailangan ay naaayon sa salita ng Diyos at sa banal na kasulatan. Wala nang iba. Hindi man-made eh. Hindi yung kung anong gusto mo lamang sabihin, hindi yun. Kung hindi anong kalooban ng Diyos para sa tao. Kaya yung maling paniniwala ay mabilis na magdudulot sa atin sa kasalanan at maling pananampalataya. Kaya maraming mga taong nalisya sa kanilang pananampalataya at naging mga bula ang tagapagturo kasi nagtiwala na sila sa kanilang mga sarili. Sa kanilang sariling kaalaman, karunungan, katanyagan, no, kahiligan sa pera, naging sakim sila, you know, at nahihilig sila sa buhay sa libutan. Yan ang naging daan kung bakit sila nawala. Ano, nahulog sila sa kamay ng Diyos. Dapat tayong mag-ingat laban sa mga manghihikayat sa atin na kung paano tayo namumuhay ay mas mahalaga kaysa sa ating pinaniniwalaan. Ano ba ang pinakamahalaga? Yung lavishness na buhay sa mundong ito o yung paninindigan natin sa ating Panginoong Diyos, no? Dapat nating bantayan ng mabuti ang mga bagay na yan, yung dalawang binabanggit dyan. Manatili tayong tapat sa pananampalataya. So itong huling talata, 16, ay patuloy mong isagawa ito upang maligtas ka pati ng mga nakikinig sa iyo. Para kay Timoteo, ito na yung pinakapagkatapos natin. Ang pamumuhay ng banal sa talatang 12, no, ay pananatiling mapagmalay sa pagkilos at mga kaloob ng Espiritu sa talatang 14. Makikita ninyo from verse 12 at tuloy kayo sa verse 14. Pagtuturo ng tamang aral, no, sa talatang 13. Pag-iingat sa pananampalataya, ano? Yan ang mga napakahalagang mga bagay na binanggit ni Pablo kay Timoteo. Pagbabantay sa sariling buhay espiritual sa talatang 16. Ang dami niyan. Ay higit pa kaysa sa tungkuling pangministeryo. Kasi kung nagmi-ministeryo tayo, pero wala sa atin itong mga binabanggit ni Pablo, na ingatan mo ang iyong sarili, no? Ang iyong pagkilos, no? At yung pagtuturo ng tamang aral, pag-iingat sa pananampalataya at pagbabantay sa sariling buhay espiritual. Kung wala ito, ay mahirap. Mahirap yan. Ang mga bagay na ito ay mahalaga para sa sarili niyang kaligtasan. Sa pangkasalukuyan, sa present, at sa panginaharap sa darating na panahon. At para sa sino mang kanyang pinaglilingkuran, yung iglesia lokal na kanyang pinaglilingkuran. No, kahit sino pa, kahit na tayo ay mga matatanda sa iglesia, mga diakono, mga ministro, mga ebanghelista, guro, you know? Lahat tayo ay accountable sa ginagawa natin. Kaya diyan po natin natatapusin, mga kapatid, itong yung series 8 na ito eh, no? Ito na ang pinakahuli na, no? At wala nang inilihim si Pablo kay Timoteo. Sinabi niya na lahat kung ano ang dapat malaman ni Timoteo bilang isang mabuting tagapaglingkod, bilang isang mabuting ministro o pastor ng iglesia sa siyudad ng Efeso. So siguro, kung ating i-apply ito sa buhay natin, ay wala na rin tayo pang mahihiling pa na dapat pa nating malaman sapagkat nasabi na lahat ni Pablo kay Timoteo. At ito naman ay para din naman sa panahon natin ngayon. A-apply din ito sa panahon natin ngayon eh. Kaya walang pagkakaiba si Timoteo sa panahon natin ngayon. Parehong tungkuling pangministeryo ang tinanggap niya, ay ganun din tayo sa makabagong panahon. Kaya hindi maiwasan kung minsan yung ma-discourage tayo, no? Natural yan eh, nangyayari yan eh. At hindi lahat ng mga tao sa loob ng iglesia ay talagang gusto mong sabihin mo na bakit ganyan, 'di ba? Hindi. Kasi talagang maraming pagsubok sa loob ng iglesia. Hindi lahat ng mga nasa loob ay kaparehas ng ating pag-iisip, no? Kung minsan
gusto natin, pero paano yung iba, di ba? Eh, hindi natin mapupwersa ang tao na gumawa ng mga bagay na gusto natin gawin, paano naman sila, eh meron silang sariling pag-iisip. Kaya palagi natin titignan ang ating sarili na huwag tayong lalabas doon sa hindi nararapat. No? Kung ano lang yung tama, gawin natin. At huwag tayong madi-discourage. Kung minsan, nangyayari sa atin yan, katulad ni Timoteo, no? Manatili tayo. Huwag nating hayaang matinag tayo o mawala tayo sa sirkulasyon, di ba? So yan mga kapatid, no? At wala na akong naiisip pang sabihin sa lahat ng mga sinabi ni Pablo kay Timoteo, na iligtas mo ang iyong sarili pati na ang mga taong makikinig sa iyo. So nawa ito ay makatulong sa ating lahat mga kapatid, na darating ang panahon ay makakapag-akay tayo. Tayo ang mga patnubay sa mundong ito, na bago dumating ang Panginoong Hesukristo ay naihatid natin ang mga tao doon sa tamang landas patungo sa kanya. Sana tayong lahat ay masumpungang mabubuting mga guide dito sa mundong ibabaw, no? Masumpungan tayo ng mga tapat na mga gumagabay sa pananampalataya ng lahat ng mga anak ng Diyos na manatili sa pananampalataya. So mga kapatid, diyan po ako nagtatapos at maraming salamat sa inyong lahat. At sa darating ng mga bukas ay tutungo na tayo sa kabanatang 5 ng 1 Timothy. At pag-aaralan natin sa mga susunod na mga araw yung mga pananagutan natin sa kapwa natin Kristiyano, no? At mga relasyon natin sa loob ng Kristiyano, sa komunidad, sa loob ng iglesia, at kung paano natin sila pakikitunguhan, pakikisamahan, you know? Napakagandang malaman ang mga bagay na ito. Ano ba yung ating responsibility sa kanila? Ano ba ang dapat nating gawin para tayo manatili sa pagkakaisa, 'di ba? So diyan tatalakayin natin sa mga susunod na araw yung mga relasyon na yan sa loob ng Kristiyanong komunidad. So mga kapatid, paalam na at maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pagantabay, at wala naman akong gaanong nakikitang comments. At maliban doon sa binasa ko kanina kay Brother Noah, at wala na akong nakita. At sinabi dito ay Happy New Year na lang sa inyong lahat. So diyan sa Pilipinas ay nauuna kayo sa amin ng 13 oras, no? At kaya ako ay bumabati na sa inyo ng maligayang bagong taon sa inyong lahat, no? So merong binanggit si Sister hindi ko na mabasa, no? At meron daw siyang comment na gusto niyang sabihin pero hindi lumilitaw sa ating comment section. So maraming mga salamat mga kapatid, no? Papasok na ang bagong taon at hindi natin alam kung ano ang mga darating pa sa buhay natin, no? At manatili tayo sa pananampalataya. Huwag nating hayaang mawala. Pagningasin natin ang apoy ng selyo ng banal na espiritu sa bawat isa sa atin. So purihin ang Panginoon sa ating paghiwalay at muling pagkikita. Sumayin niyo ang pag-ibig at pagpapala ng ating Panginoon ngayon at magpakailanman. Maligayang masayang bagong taon po sa inyong lahat diyan sa Pilipinas, no? So we'll see you then, and have a great day everyone, and we'll see you again tomorrow. God bless, and we'll see you again, and bye for now.